guys! Welcome back to my channel. It's Simply Cathy. And for today's vlog, may gusto akong i-share sa inyo isang malaking good news. Well, for me, malaking good news talaga siya. So guys, I just want to share it because I think this you are a big part of it. So guys, finally, na-receive ko na ang aking Google AdSense pin. So this is the one. So guys, grabe. Sobrang tagal ko siyang inantay. As in, last year ko pa siya inaantay. So guys, ito na nga. Gusto kong i-share sa inyo yung experience ko kung paano ko, or yung journey ko kung paano ko na-receive si Google AdSense pin ko. So guys, gusto ko siyang i-share lalo na sa mga small YouTubers katulad ko, or sa mga gustong mag-start pa lang, or sa mga pa-start pa lang talaga, para hindi maulit yung mistake na nangyari sa akin. So guys, ang nangyari sa akin, last October 2019, naka-receive ako ng email kay Google AdSense wherein sinasabi na kailangan ko daw i-verify yung address ko, na kailangan ko daw i-enter yung PIN. So, nagtaka ako. So, bakit nga ba natagalan ang pag-receive ko ng Google AdSense ko? Kasi guys, ang nangyari, hindi ako nag-check every now and then ng Google AdSense account ko. So, akala ko, once na na-reach natin, so alam naman natin lahat na kapag na-reach natin yung 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours, ay mamamonetize na yung channel natin. But then, after that one, hindi na ako nag-check ng Google AdSense ko. Dumepende lang ako kay YT Studio ko, wherein hindi pala siya ganun ka-updated. Or, I mean, updated naman, but then hindi ko alam na kapag naka-$10 ka na, ay magsisend na pala sa'yo si Google AdSense ng PIN. So, wala akong idea at hindi ako nag-check ng Google AdSense ko at hindi rin ako nag-check or wala din ako nare-receive na email ko na nag-send na sila sa akin. Until last October 2019, naka-receive ako ng email ko wherein sabi ni Google AdSense, kailangan ko na daw i-verify yung address ko using the PIN that they sent to me. Like that, parang ganon. So, ako, nagtaka ako kasi sabi ko, ha? Wala pa naman akong 100, hindi ko pa nare-reach yung $100, which is yun ang alam kong minimum. So, hindi ko alam na once na naka $10 ka na, isi-send na nila yung PIN. Parang ganon. So, ang nangyari sa akin, so, nagtaka ako. So, that's the only time na nag-check ako ng Google AdSense account ko at doon ko nakita, nakalagay doon na since March 2019 pa pala sila nag-send sa akin ng PIN, which is hindi ko nare-receive. So, doon ako parang kinabahan na ako. So, binasa ko na hanggang 3 times ka lang pwedeng mag-request na i-resend yung PIN. So, October ko siya nakita na March sila nag-send na sa akin ng PIN. So, ang ginawa ko, since wala akong na-receive, nag-request again ako. So, by October, so yun yung second request ko. So, pag magre-request ka, mag-wait ka ng 3 weeks to 4 weeks like that. So, maximum 1 month before ka ulit makapag-request ng another PIN kung hindi mo siya na-receive ulit. So, ang nangyari sa akin, October, so by November, hindi ko ulit siya na-receive. So, medyo kabado na ako, medyo nadi-disappoint na ako. Then, nung November, nag-request ulit ako. So, yun na yung pangatlong request ko, guys. So, medyo sabi ko, last na to. Medyo nawawala na ako ng hope na marireceive ko ba to. Kasi pandemic. Iniisip ko pandemic, kaya siguro delayed or hindi na-send. Something like that. So sa ang ginawa ko pa, guys, ha, pumunta pa akong post office twice. Guys, take note, twice na ako pumuntang post office. Medyo nahihiya na nga ako kasi parang, baka natatandaan na nila ako na parang ang kulit naman ito, parang ganun. So, yung first punta ko ng post office, wala daw talaga silang na-receive na Google AdSense. So, okay. Wow. Umuwi akong luhaan. And then, yung second time, pumunta ulit ako, meron daw silang mga na-receive na Google AdSense. So, medyo na-excite ako and then chinek nila. So, habang chinecheck nila, nagpipray talaga ako na sana kasama dun yung sa akin. And then, sabi sa akin, sadly, unfortunately talaga, guys, wala, hindi kasama yung sa akin doon. So, umuwi na naman akong luhaan, guys. So, ayun. So ang last na request ko ng PIN ko is November. So, supposed to be by December, meron na akong PIN. Dapat marireceive ko na siya. And, unfortunately, guys, hindi ko pa rin siya na-receive. So, ang ginawa ko, chinek ko, nag-Google ako. So, chinek ko, is there any other way for me to verify my address? Parang ganun. So, nakita ko dun na pwede naman pala kapag na-reach mo yung maximum
3 na request at hindi mo siya na-receive, pwede mo i-verify yung address mo using national government ID, mga ganon. So, nag-prepare na ako ng ID ko na may something, may address, ganon, para ma-upload ko for verification. And then, so dahil wala pa rin, wala pa na ako na-receive for 3 times, for the 3rd time, chinek ko kung paano ako mag-upload at hindi ko siya mahanap kung saan ko siya i-upload na part. So, ang ginawa ko, tinry ko ulit mag-i-click yung resend pin for the 4th times at nagtaka ako kasi na i-send ulit. And then, ang sabi doon, you have 3 times na naman. Parang naulit na naman yung process. Sabi ko, hala, paano na to? Parang mag-aantay na naman ako ng matagal. So, ang ginawa ko, after ko nag-request nung pang fourth time ko ng pin, ginawa ko, nag-email din ako kay YouTube. Sabi ko, nag-email ako na sabi ko, bakit hindi ko pa siya nare-receive yung pin ko, Google AdSense pin ko, and then sabi ko din na this is the 4th time that I requested, parang ganun. So, natatandaan ko, January 9 yun, nung nag-email ako, and then, after a week, ayun, January 15, na-receive ko na po si Google AdSense pin ko. So, guys, grabe. Sobrang saya ko talaga. Sobrang iniisip ko talaga. Hindi ko na siya marireceive. Parang sabi ko, parang sabi ko, itutuloy ko pa ba to? Plus, ito pa pala, guys, isa pang ganap. Nung hindi ko na-receive si Google AdSense pin ko, meron kasi silang rule na kapag hindi mo na-enter yung pin within 4 months, tatanggalin ni Google AdSense yung advertisement sa mga vlogs mo. So, ang nangyari sa akin, by October ko siya nalaman, diba? So, by November, nawala na, inalis na ni Google AdSense yung mga advertisement. So, medyo nasad na talaga ako nun, guys. So, November, December, 2 months na walang commercials yung aking mga vlogs na tanggal ni Google AdSense. And then, nung na-receive ko na si Google AdSense pin by January this month. So, in-enter ko na siya. Kinabahan pa rin ako kasi, tanda ko, Friday siya nung in-enter ko. And then, hindi pa rin bumabalik yung commercials, mga advertisements. So, parang kinakabahan pa rin ako. Pero, Monday, so, nisip ko na lang baka dahil weekend, sa ganun. So, inantay ko siya hanggang Monday. So, ayun nga guys, by Monday, na yun na, meron na, bumalik na po sa dati lahat, pati sa settings ko, bumalik na siya. So, sabi ko talaga dati, nung nawawalan ako ng hope na marireceive ko pa siya, sabi ko, i-continue ko pa rin ba? So, sabi ko, gusto ko pa rin siyang i-continue yung pag-vlog ko kasi, in the first place, ginawa ko siya kasi unang-una, talagang gusto ko na yung pag-e-edit ng mga videos. Parang high school pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-edit-edit. So, masaya ako sa pag-e-edit pa lang. Yun pa lang, masaya na ako. So, kapag may nanonood nga lang sa akin sa videos ko, kahit ilan lang, kahit mga 4, mga ganyan, mga 5, masaya na ako actually. So, ayun guys. So, para sa akin, bonus na lang kung kikita ba ako sa YouTube. So, ayun nga guys, yung ma-share ko sa mga katulad ko na small YouTubers, kaya sa mga nag-start pa lang, na kapag gagawa kayo ng channel ninyo sa YouTube, gawin nyo to dahil gusto nyo nag-edit, gusto nyo gumagawa ng vlogs, gusto nyo nag-share ng information sa ibang tao. Katulad ko, gusto ko yung nag-share ng information tulad ng ginawa ko about sa NCLEX DIY application. So, masaya ako guys na sinishare ko siya sa mga kapwa ko nurses. And then, kung gusto nyo rin magaling kayo mag-entertain or love nyo nag-entertain ng ibang tao. And lastly, para sa mga YouTubers katulad ko na nag-aantay pa rin ng Google AdSense pin nila, guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Maybe kaya lang nadidelay dahil pandemic ngayon, pwedeng ganun. Basta guys, ipag-pray nyo lang and check as well yung mga informations or yung mga details na nilagay nyo, especially yung address na nilagay nyo sa account nyo. So, maybe you can try to change it. Like, ilagay nyo yung address ng workplace nyo. Baka mas madali siyang mahanap. Again, guys, thank you so much. Malaking parte kayo kung paano ko na-receive ang Google AdSense pin ko. So, guys, thank you for small YouTubers. Sana lahat tayo maging successful. And thank you sa lahat ng nag-subscribes at lahat ng mag-subscribe pa sa channel ko. And I'm so thankful kasi madami din akong natutulungan, lalo na dun sa DIY NCLEX application. So, thank you guys. Thank you so much. And God bless us all.